Nag-iwan ng 4 na patay ang banggaan ng 2 bus sa Seattle Bridge. Samantala, ipinag-utos na ng hari ng Saudi Arabia ang agarang investigasyon sa nangyaring stampede sa Hajj pilgrimage na ikinasawi ng daang-daang pilgrims. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Saudi Arabia, agad na iniutos ni Saudi Arabia King Salman ang pagrepaso sa pag-organize ng Hajj pilgrimages dahil sa stampede na ikinasawi ng mahigit 700 at ikinasugat ng mahigit 800 individual sa tent city sa Mina na 2 milya ang layo sa syudad ng Mecca. Ayon kay King Salman, kinakailangang ma-improve ang pag-oorganisa ng ganitong uri ng malakihang event. Dahil na rin sa pangyayari ay bumuo na ang gobyerno ng komisyon upang imbestigahan ang nasabing sakuna. Sinabi naman ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, dahil sa pagkamatay ng 75 Iranian ay dapat tanggapin ng Saudi Arabia ang responsibilidad. Ito na rin ang pangalawang trahedya sa isinasagawang Hajj pilgrimage sa loob ng 2 linggo matapos ang pagbagsak ng crane sa Grand Mosque sa Mecca na ikinamatay naman ng 109 na tao. Sa Yemen, isang suicide bomber na nagpanggap na isang babae ang nagdetonate sa loob ng isang mosque kung saan nagtitipon ang mga debotong miyembro ng rebeldeng UT. 10 deboto na nakikiisa sa Eid al-Adha ang nasawi habang umabot sa 36 ang sugatan. Inako ng Islamic State militants ang pagsabog at inaming miyembro nila ang naturang suicide bomber. Kasalukuyang ginagawa ang Eid al-Adha ng mga Muslim na itinuturing na isa sa pinakamalaking religious gathering sa buong mundo. At sa Amerika, 4 ang nasawi at 9 ang nasa kritikal na kondisyon matapos bumangga ang isang tour bus sa isang charter bus sa kahabaan ng Seattle Bridge nitong Webes. Ayon sa City Fire Department, aabot sa 50 ang nasugatan sa banggaan. Sinabi ni Seattle Fire Chief Harold Scoggins na agad namang nadala sa ospital ng Seattle ang may 44 na sugatan habang ang iba ay agad namang nilapatan ng pangunang lunas. Nangyari ang aksidente 5 buwan makalipas na mabangga ng isa ring amphibious sightseeing bus ang isang babae sa Philadelphia noong Mayo. Marge Navarro, UNTV News, Worldwide.